Yang ating Panginoon, praise God. Hallelujah, praise God. Okay, brothers and sisters, if you have your Bible, please turn in the book of Revelation. Monitor. Revelation chapter 13, verse 16. The Bible says, "It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name." Verse 18. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast. For it is the name of a man. It is the number of a man. That number is 666. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, Panginoon Jesus. Kami po ay nagpupugay at nagkasama-sama dito sa lugar. Sambahan mo, Panginoon, upang mangaral at maghihanda sa iyong muling pagbabalik. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan malaki, kasalanan maliit ay pareho lamang po sa iyong harapan. Ibigay mo po, O Diyos, sa iyong salita upang magbigay po sa amin ng kaliwanagan, kalakasan at sigla. Hayaan dumalo muli ang Holy Spirit po sa amin, O Lord God. Magbigay ka, Lord God, ng revelation sa amin. Magbigay ka ng prophecy sa amin at mag-supply ka sa amin, O Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, lumabas kami, Lord God, na andun, O Lord God, ang panibagong pananampalataya na umuusbong sa pamamagitan ng Santo Espiritu mo. Give us new oil, O Lord God, upang kami po, O Lord God, ay makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Ikaw na pong bahala, Panginoon ko, ibangon mo ang mga tumba, ibigay mo ang kagalingan sa mga nangangailangan sa mga may karamdaman, ibigay mo ang sigla sa mga nangihina ng lulupay-pay, Panginoon. Ikaw na pong bahala, ibigay mo kami, Lord God, ibigay mo, O Diyos, ang iyong panibagong sigla sa amin, O Lord God, at ikaw na pong bahala sa iyong likod. Hayaan mong maihaya ko, Lord God, ang salita ng buong linaw at buong pagmamahal. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus at pa magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. You may all be seated, please, in the presence of the Lord. Amen. So, good afternoon po sa inyo lahat and behalf of our Pastor Louis Santos. Binabati po namin kayo ng good afternoon. At sa mga first-timers po dito, nais ko po magpakalala sa inyo. Ako po si Pastor Onassis ng Jesus Christ of God's Glory Church. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa panibagong pagkakataon na makapag-serve po sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Gumulat na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. The book of Revelation is the book of events that are yet or about to come or about to happen. Ang libro o aklat ng pahayag. Ito daw po ay ibinigay daw po sa atin. Amen. Dahil may mga bagay na magaganap daw po, na nakasaad daw po at nakasulat na po sa banal na aklat. Ito daw po, mga kapatid, ay magaganap dahil ito daw po ay nakasulat na o di kaya naiakda na, mga kapatid. It is given to us as Christians so that we would be prepared, we would not be caught off guard, or have the wisdom to discern the will of God. Ang revelation ay ibinigay po sa atin po upang ang tao na po ay makapaghanda. Lahat ng mga handa magsabing praise the Lord. Amen. Pag-isa po sa atin, meron po tayong tinatawag po na spiritual preparation. Amen po ba? Kung tayo po ay may party o di ka may birthday, amen, kailangan naghahanda po tayo. Amen. Yung bahay natin ay ililinis, inilalagay natin sa ayos. Amen. Dahil tayo po, mga kapatid, ay may pinaghahandaan. At kung nagagawa daw po natin yan sa ating mga birthday o di kaya sa birthday ng mga anak natin, dapat mas magawa daw po natin yan sa ating kaisa-isang kaluluwa. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. We have to be prepared for the coming of the Lord so that we would not be caught off guard. Hindi po tayo
magugulat o di kaya mabibigla sa mga bagay na nangyayari sa ating mga kapaligiran. Nakita naman po natin po mga kabalik, si Jessica Soho na po ang nagbabalita po na yan na tinatawag po nating mga microchip po na yan. Pero bago po yan, pumala po muna tayo sa ating introduction po. Amen. At nandun din po mga kapalit, kaya binibigay din po sa atin ang Book of Revelation upang tayo po ay magkaroon ng wisdom at magkaroon tayo ng discernment. Amen po ba? Pag sinabing discernment po mga kapalit, kailangan pong malaman natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Everybody must know and understand and fully comprehend the will of God. Amen. At ang kalooban po ng ating Panginoon ay tayo po ay hindi madamay, hindi po tayo masama, o di kaya hindi tayo mapahamak sa darating po mga kapatid na kapahamakan sa mundo na ito. Amen. And the Bible is the foundation of our faith. Amen. Because it gives us the promises of God. Amen. Wala na pong pinaka-the best na tayuan po natin ay ang pangako ng Diyos. Wala na pinaka-matibay na pundasyon, kundi ang tayuan po natin ay ang mga pangako ng ating Panginoon. Marami tayong mga pangako na pinangawakan. At ang Diyos, kapag siya po ay nangako, hindi po yan mapapago. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Marami sa atin, umaasa tayo na ayusin ng Diyos ang ating mga buhay. Marami sa atin, ayusin po ng ating Panginoon ating mga pamilya. Ayusin ng Diyos, mga kapatid, ating mga finances. Amen. Tatlong bagay po yan. Faith, family, and finances po, mga kapatid. Marami tayong mga promises ng ating Panginoon. Amen. Ngunit sa 8,000 promises ng ating Panginoon na nasa Bible po, amen, hindi po lahat dyan ay gusto po natin na maganap. Amen po ba? Meron din po mga promises o di kaya mga pahayag o di kaya mga binitawan ng mga salita ng ating Panginoon na nasa aklat ng buhay na kailangan maganap din po. Dahil basta sinulat po sa banal na aklat, ito po ay magaganap. At whether we like it or not, yan po ay pirming magaganap po, mga kapatid. Isa na po yan, yung promise, amen po ba, na ang ating Panginoon ay muling babalik. Amen. Sino po ang natutuwa, mga kapatid, babalik na ang kanyang Savior, magsabi amen. Amen. Ngunit bago bumalik ang ating Savior, bago bumalik ang ating Panginoon, amen, maghahari daw po muna ang tinatawag po nating Antikristo. Yung Antichrist daw po ay magre-reign o di kaya maghahari sa buong mundo na ito. Amen. Na kilabagang siya ay si Kristo. Nakahayag po yan sa pahayag Revelation chapter 13 verse 12. Excuse me. Amen. Basahin po natin. It exercised all the authority of the first beast. Ang sinasabing first beast daw po na ito, yung unang halimaw, yan daw po ay yung Antichrist. Amen. The first beast on its behalf and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. Next. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Ito daw pong Antikristo na ito ay makapagpapababa ng apoy mula sa himpapawid. Amen. At ito daw po ay mawawaksihan at makikita ng lahat ng tao. Amen. Dahil ang tao po, mga kapatid, amen, ang gusto po ng tao ay to see is to believe. Yan po ang batayan ng pananampalataya ng karamihan. Marami pong Kristiyano, yung tinatawag po nating mga sign-conscious Christians. Amen. Na kapag meron silang nakita na tila bagang lumuluha na imahen o tila bagang
parang biglang nagkaroon ng imahin sa pader. Ito ay kanilang pinagpe-pray o di kaya lumulod sila dito. Amen. Mahilig po ang tao po sa mga ganyan po mga pangitain. Amen po ba? At yan din po ang gagamitin po ng demonyo upang ang tao daw po ay madaya. Amen. Diretso na po. Verse 14. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. Amen. It deceived the inhabitants of the earth. It deceived. Pag sinabi, it deceived. Dahil makikita na silang apoy, makikita na imahin, lumuluha, makikita nila yung mga imahin, nagsasalita. Amen. Maraming tao daw po ay maniniwala. Amen. At dahil po dyan, pinabayaan na po sila ng ating Panginoon na ma-deceive o di kaya madaya. Pag sinabing ma-deceive, madaya, amen mo ba? Hindi mo na alam kung tama. Basta pinaniwalaan mo na lang na daya na. Kaya mga brothers and sisters, yan po isang bagay na iniingatan po tayo ng ating Panginoon na huwag po tayong madaya, huwag po tayong ma-deceive. Dahil kung tayo na po ay madadaya o di kaya madidisip, baka masulot po tayo mula sa kamay ng Panginoon patungo sa kamay ng Diablo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya pirmi po ang ating Panginoon, nagtatayo ng preacher at pirming may habag pa rin po ang ating Panginoon na nandito po tayo sa Church of God upang hindi po tayo madaya, hindi po tayo mapahama at maingatan po tayo ng ating Diyos na buhay. At ang number one, iniingatan sa atin ang ating Panginoon, hindi ang ating bulsa, hindi po ating mga trabaho. Ang number one na iniingatan sa atin ang ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating kaisa-isang kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Who was wounded by the sword and yet lived. Next. The second beast, eto na. Yung second beast, yung pangalawang halimaw po, mga kapatid. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast so that the image could speak and cause, ayun na, and cause all who refuse to worship the image to be killed. Amen. Ang sabi po ng pananakat, kung sino man daw ang hindi sasamba, kung sino man daw ang hindi magwa-worship o di kaya lunuhod sa imahin ng Antikristo, siya daw po ay papatayin. Nakita po natin yung kaninang example na magkakaroon daw po ng matinding pugutan ng ulo. Kapag ayaw mong manampalataya, ayaw mong sumunod, ayaw mong sumamba sa Diyos-Diyosan, ayaw mong itakwil ang iyong pananampalataya, ang kabayaran daw po niyan ay kamatayan, pupugutan ng ulo. Amen. Kanya mga brothers and sisters, amen, mag-ingat po tayo at pahalagan daw po natin ang ating mga pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya, yan po ay naghahanda sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon na tayo po ay makasama sa pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. Yung tinatawag po natin, Rapture Day. Everybody say Rapture Day. Yung Rapture Day po na yan, ang ating Panginoon ay bababa mula sa langit po, mga kabalik. Pero hindi po siya tutungtong sa lupa, magkakaroon daw po ng meeting in the air. Yung mga hinirang, mga maiinit sa pananampalataya, at mga nanatiling tapat sa ating Panginoon, sila daw po ay makukot up, makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon, upang hindi na sila pugutan ng ulo. Amen po ba? Kanya kailangan po mga brothers and sisters, makasama tayo sa first trip. Amen. Sino po ang gusto makasama sa first trip? Yung first trip, yung makasama tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito na ang second trip. Amen po ba? Yung second trip na ito mga kapatid, yung mga naiwan sa Rapture Day, amen, parang makasama sila sa langit, kailangan sila magpapugot na ng ulo. Amen. Basahin pa po natin. It also forced
all people, ayan na, it also forced, sinabi na ng Bible, forced, kung sinabi forced, pinilit, kung sinabi forced, inoobligahan, it also forced all people, ayan na, great and small, malaking tao at maliit na tao ay pinilit, inoobligahan, mayaman o mahirap, rich and poor, free and slave, mayaman daw, tatanggap, mahirap, tatanggap din. Amen. Malaya, tatanggap, mga slave o di kaya ano bang slave? Yung mga alipin, amen, pipilitin din daw. Na ano? Pipilitin lahat ng tao, amen, na tumanggap ng mark on their right hands or on their forehead. Next. So that they could not buy or sell. Itong tatakdo po ng halimaw, amen, sa kanang kamay o di kaya sa noo, amen, ay nilalagay po iyan upang hindi raw po pwedeng makapagbenta o hindi pwedeng makabili, so that they could not buy or sell unless maliban that they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Verse 18. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. The number is 666. Ang sabi po ng bananaklat, lahat daw ng tao, mayaman, mahirap, Filipino, Singaporean, Thailander, Russian, lahat na po, mayaman, mahirap po, mga kapit, may trabaho o wala, ay pipilitin o obligahan. Amen po ba? At bibigyan ng walang choice ng Antikristo na tumanggap na po ng tatak ng halimaw. The Antichrist will force all the people, amen, in the world to receive the mark of the beast. Amen po ba? Gagawing necessity ang mark of the beast. Everybody say, necessity. Nakita na po natin po, mga kapatid, na halos lahat ng bagay, amen, ay electronic na. At kapag sila yung electronic, amen, hindi po natin maikakaila na lahat po ng mga electronic ay umaandar sa pamamagitan ng mga microchip. At yung mga microchip daw po na iyan ay itatatak na sa mga tao. At ang sabi ng pananaklat, o obligahan, it will force. Pag sinabi force, ayaw mo man tumanggap, maaobligahan kang tumanggap kung maiiwan daw po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Nobody can buy, nobody can sell. Pag sinabi mo, nobody can buy, wala nang makakabili. Pati pagkain, hindi mo na rin mabibili. Bagamat ikaw, makakatiis ka sa gutom, ngunit pag nakita mo, ang anak mo ay nagugutom, tatanggap ka na rin ng tatak ng halimaw. Maaobligahan ka. Ganun din daw po kung nangangailangan ka ng gamot. Amen? Kapag may sakit ka o di kaya karamdaman ka, hindi ka daw makakabili ng gamot. O di kaya makakapunta ka ng doktor. Amen? Ikaw matitiis mo, pero kapag yung anak mo ay di kaya nauntog o di kaya nagkaroon ng sakit, hindi mo matitiis, kailangan ka rin tumanggap. Amen. Ganun din daw po, uobligahan, miski na mayaman o maliit, hindi ka rin daw pwedeng sumakay ng eroplano nang wala kang tatak ng halimaw. Mark of the beast. Amen. Why? Kasi kapag hindi ka nagpatatak, ang isip nila, malamang terorista ka.
Amen? At baka may gagawin kang hindi maganda sa aeroplano, kaya hindi ka pa sasakayin. Amen po ba? Kaya bahala ka, gusto mo lumumoy ka papunta ng Pilipinas. Pero hindi ka daw pasasakayin. Why? Kasi hindi ka na lang makakabili ng ticket. Kaya ang ticket ngayon, e-ticket na. Hindi na po talagang ticket po talaga. Kaya mga brothers and sisters, malapit na po talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya huwag na po tayong magpag-ewang-ewang pa sa ating mga pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Iyan po, nakasulat po yan sa Bible. Whether we like it or not, magaganap yan. At whether we like it or not, nagaganap na po. Lahat ng hayop dito sa Singapore, amen, ay may tatak po. Meron silang microchip. Pati arwana, lahat po yan may tatak. At hindi po maliban na ang tao po ay matataka na rin po. Kanya mapalad po tayo po mga kabalik. Tayo po ay kinakausap at binibigyan po ng warning ng ating Diyos na buhay. Dahil kapag tayo na po ay natataka na, once we have been marked, once the mark of the beast is on our right arm or on your forehead, ang sabi na po ng ating Panginoon sa Revelation chapter 16 verse 2, excuse me, the first angel went and poured out his bowl on the land, and ugly festering sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshipped its image. Amen. Bababa daw po ang hatol ng Panginoon sa mga taong tumanggap ng tatak ng halimaw. Amen? At ipinagpalit na nila ang kanilang pananampalataya. Magkakaroon daw po sila una ng mga sugat sa balat. Sugat sa balat na hindi po gumagaling ni Nanana, napakahapti at napakakati. Amen? Magkakaroon daw po mga kapatid, yung mga taong tumanggap ng tatak. Amen? Ng sugat sa balat. Yun nga lamang pong hadhad, hindi ka na makatulog sa ate. Ito pa kayang sugat sa balat na hindi gumagaling. At naandun po yung namamaho, hinanana, mga kabalit, at di kaya inuungod po. Yan po, mga kabalit, ang unang yung wrath of God, yung puot ng Diyos na bababa sa mga taong matatatakan ng halimaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Magpasalamat po tayo mga kapatid na hindi puro prosperity ang pinipreach po sa To God Be the Glory Church. Amen po ba? Lahat ng nakasaad sa Bible, basta nakasulat sa Bible, may karapatan kang malaman ang katotohanan. At magpasalamat ka, hinahayag pa sa atin ang truth. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Ano ba po? Revelation 19 verse 20. But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs, he had deluded those who had received the mark of the beast. Ayan na po, yung mga tumanggap daw po ng tatak ng halimaw at sumamba sa kanyang mga imahe. Kaya mag-ingat po tayo sa mga images po mga kapatid. The two of them, eto na, yung nandaya at nadaya, pareho daw po ng pinagtapunan. Amen. Kaya mag-ingat po tayo na huwag daw po tayong madidisim. Huwag daw po tayong madadaya. Amen. Dahil yung nandaya at nadaya, amen, ay itinapon daw saan? Thrown alive, tinapon ng buhay. Saan? Sa fiery lake of burning sulfur. Tinapon daw po sa dagat-dagatang apoy yung nandaya at mga nadaya. Kaya mapalad po tayo po mga kapatid na tayo po ay dinala ng Diyos sa iglesia na ito, na tayo po ay nasa truth dahil iisa lang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos. Isa lang
sisigawan mo sa'yo. Tatayo natin, isa lang ang Diyos at magpalat tayo. Tayo po ay nananampalataya. Naiisa lang ang Diyos. Palakpala natin, Lord. Praise God. Anin mo yung may pera ka, anin mo yung may trabaho ka, anin mo yung nabibili mo yung gusto mo, pero sa dulo naman, itatapon ka naman sa dagat-dagat ng apoy. Baliwala rin yan, sayang din yan. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo, bagamat may pagsubok ka, bagamat may problema ka, bagamat minsan kinakamos ka, ang importante, nasa truth ka. At hinahanda ang ating soul sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. So, eto na. Revelation 14:11. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. Ang sabi po ng Bible, day and night, umaga at hanggang gabi, wala nang katapusan ang kanilang torment, ang kanilang paghihirap, pag sila'y tumanggap na ng tatak ng Diablo. Amen. At dyan po tayo iniingatan ng ating Panginoon. Isa sa pag-ibig ng Diyos, amen, ay ipinaparating sa atin ang katotohanan upang hindi po tayo madamay, hindi po tayo maimpyerno. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang na binibigay yung supply, hindi lang na binibigay yung habang, yung preparation upang hindi tayo madamay. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? May word of God pa. Dahil pa itong pagtitipon na ito, isang araw, pagbabawal na rin. Amen. Lalo po kapag ang preaching ay one God. Amen. Pag one God ang preaching, laging pinag-iinitan. Dahil wala tayong ibang sinasabi, ipinagsisigaw kundi ang truth. Amen. At ang sabi ng Bible po, the truth hurts. Masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ay may kapangyarihan makapagpalaya sa ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. At yan ang hinahanap-hanap natin, yung truth, yung word of God. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise the Lord. Amen. Ganyan po mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay ginigising, kinakalampag na tayo ng ating Panginoon. Hoy! Gising! Hinigising na yung mga paandap-andap natin, mga kaluluwa, mga antok-antok pa, mga papetiks-petiks pa, mga paporma-porma pa. Huwag ka ng paporma-porma. Kumilos na dahil panahon na na tayo po ay bumangon sa ating pagkatulog. Tama na ang bakasyon. Sabihin mo sa akin mo, tama na ang bakasyon. Sabihin mo, matagal ka nang pahinga. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Amen. Baka maiwan ka. Amen po ba? Mahirap na maiwan. Kaya ang sabi po ng ating banal na salita, mga kapatid, mas isusumpa daw natin yung araw na tayo daw po ay ipinanganak kung tayo daw po ay maiiwan sa rapture day. Dahil sa hirap na aabutin po, isang araw pag-aaralan natin yan, yung book of Revelation chapter by chapter po. Amen. Pero bago yan, mga kapatid, amen, ayaw daw po ng Diyos na tayo ay mahirapan, ayaw ng Diyos na tayo po ay baksakan ng hatol, ayaw ng Diyos na tayo po ay madamay sa puot ng Diyos. Tayo ay tinawag upang maligtas. Tayo ay tinawag upang makapiling ang ating Panginoon. Tinawag tayo para pagpalain ng Diyos. Amen. Hindi tayo tatawagin ng Diyos, mga kapatid, para pahirapan. Kanya ka nandito, kanya tayo nandito, mga kapatid, upang tayo ay maligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At habang minowork out natin ang ating salvation po, mga kapatid, andyan po, God will supply all your needs. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Dagdag na lang yan. Sabi mo sa atin mo, sister, brother,
dagdag lang yan hinihingi mo o di kaya pinaproblema mo. Kumbaga sa suka, dagdag lang ng konti yan. Eben po ba, ang importante, siguraduhin natin, makasama tayo at ligtas ang ating mga kaluluwa. Palagpahan natin ang ating Lord. Praise God! Praise God! Hallelujah! Glory to God! So, ang tanong po mga kapatid, paano tayo makakaiwas na hindi matatakan ng mata o tatak ng halimaw? How do we avoid the mark of the beast? Amen. Sino po ang gustong makaiwas, hindi siya matatakan ng tatak ng diablo? Magsabing amen. Sino po ang gustong makaiwas, hindi siya matatakan? Pag sinabing ikaw ay may tatak na, yun na nagmamay-ari sa iyo. You are owned. Kami nga mga kapatid, nung umuwi kami ng Pilipinas, amen, yung bag namin ay nilalagyan ng bag tag. Nilalagyan ng tag. Dahil yung tag na yun, amen, ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin yung bag na yan dahil yan ay may nagmamay-ari na. May tatak yan eh. Yung tatak na yon ay patunay na yan ay may nagmamay-ari na yung bag na yan. Kaya hindi mo pwedeng kunin yan. Bagamat parehong itim na bag, parehong backpack mga kapatid, hindi mo pwedeng kunin yan, hindi sa iwan. Kasi may tatak yan. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, amen po ba, huwag tayong matatakan ng diablo. Dahil kapag tayo ay natatakan ng diablo, ibig sabihin, ang diablo na ang nagmamay-ari. Naintindihan po ba natin? Amen. Ang gusto po ng ating Panginoon, amen po ba, ay yung sinabi po ni St. Paul sa Galatians chapter 6, verse 17, from now on, eto na, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Amen. Ang sabi po ni St. Paul, huwag niyo na akong kuluhin. Let no one cause me trouble. Huwag niyo na akong i-confuse. Huwag niyo na akong pagabagin. Huwag niyo na akong kuluhin pa. Hindi na kailangan i-memorize yan. Huwag niyo na akong kuluhin. Why? Ang sabi po ni St. Paul, ayokong matataka ng diablo. Ayoko ng iba ang nakatatak sa akin. Ayoko ng iba ang nagmamay-ari sa akin. Ang gusto ko, ang nakatatak sa akin, si Jesus. Walang baka natin ang ating Lord. Praise God. We must have or bear the marks of Jesus. Kailangan nakatatak sa atin si Jesus. Amen. Sino ang gusto nakatatak sa kanya si Jesus? Magsabi, praise the Lord. Hindi ka na kailangan magpatato. Amen. Hindi ka na kailangan magpatato pa. O di kaya bumili ng 24 karat gold o diamond na ilagay mo sa iyong katawan para masabi mo nakatatak sa iyo si Jesus. Amen. Maraming tao ay hindi na lang naiintindihan the marks of Jesus. You must be marked. Pag sinabing, markado ka na ni Jesus, nakatatak na sa'yo si Jesus, si Jesus ay naghahari na sa'yo. Ang sabi ni St. Paul, I bear the mark. Pag sinabing, I bear the mark, nakikita sa aking katawan, nahahayag sa aking katawan, lumulutang sa aking katawan, ang tatak ni Jesus. Dapat nakikita yung tatak ni Jesus. Nahahayag ang tatak ni Jesus. At lumulutang na si Jesus ay nagmamay-ari at nagahari sa atin. Dahil kapag si Jesus ay nakatatak na, hindi ka na raw matatatakan ng iba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Gumaganda at umiinit ang ating usapan. Praise the Lord. God. Ang tanong po mga kapatid, sino ang gustong tumaka? Sino po ang gustong tumanggap ng tatak ni Jesus? Magsabing amen. Amen.
May sinabi po ang ating Panginoon sa Matthew 27 verse 29. Makinig daw po ang lahat. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff on his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. Diretso na po mga kapatid. Marami pong mga tatak si Jesus. Pero uunahin natin mga kapatid, ang unang tatak ni Jesus na kailangan makatakpo sa ating katawan. Lahat ng may katawan, miski malapad, magsabing amen. Praise the Lord po. Salamat naman. Amen po ba? Kaya hindi ka na kailangan maraming abs. Amen po ba? Para makahayag sa iyong katawan ang marka at tatak ni Jesus. Amen. Ang unang tatak na kailangan makita sa ating katawan ay yung tatak na ano? Crown of thorns. The mark of the crown of thorns. Kailangan nakatatak sa ating mga ulo. Lahat ng may ulo, miski pa doon, masabing amen. 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 Kailangan nakatatak sa ating mga ulo yung crown of thorns. Ayan po, pakitim ng konti yung lights. Amen. Ayan, pakitim ng konti ito. Si Jesus Christ po, mga kapatid. Amen. Nung siya po ay kasalukuyang pinapahirapan upang tubusin ang ating mga kaluluwa at lumabas ang kanyang dugo. Amen. Hinayaan niya na ang kanyang mga ulo, ang kanyang buo, ang kanyang bunbunan, ay ano po, ay crown of thorns, matatakan ng tinig. Ayan po. Ayan po, napakahaba po sa Jerusalem. Almost 5 to 7 inches ang haba ng isang tinig. Binaon po sa kanyang bunbunan. Binaon sa kanyang ulo po, mga kapatid. At pinaghahampas mo po yung tinig na yan, binaon sa kanyang ulo. At nung hinato po ang kanyang ulo, lalong dumaon ang tinig sa kanyang mga noo. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Ang Diyos ang naghirap upang tayo po ay guminhawa. Ang Diyos ang namatay para tayo ay mabuhay. Ang Diyos ang nahirapan tayo po ay para tayo po ay gumahang. Ang Diyos ang pinaba upang tayo po ay tumaas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Wala po tayong may pagpapalit sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng tumbasan ang ginawa ng ating Panginoon sa Cross of Calvary. Amen. Walang tao, mga kapatid, na makakatapat sa ginawa ng Diyos po sa atin. Yung mga nagsisinakulo sa Pilipinas po, hindi naman sa labaman, hindi ko siya sabing mali, mga kapatid. Pero hindi yan ang katugunan upang matubos ang ating mga kasalanan. Dahil miski anong gawin natin pako sa ulo po, mga kapatid, hindi pa rin kailangan ng dugo dahil yung dugo na yan, dugo ng makasalanan po. Ang kailangan ng dugo, yung dugong malinis dahil yung malinis lang na tubig ang makakapag-finish sa taong marumi. At lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo po mga kami nagkukulang sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, marami pa rin tayo pagkukulang sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, marami pa rin tayo kapalpakan. Hanggang ngayon, marami pa rin tayo kapalpalan. Pero hindi ba kayo natutuwa mga kapatid? Hanggang ngayon, nandito ka pa rin dahil buhay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat para po natin ating Lord. Kaya dapat taus-puso tayo nagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat Lord! Sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. At kung binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos, sana naman po mga kapatid, pahalagaan natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Mahalin natin ang ating kaluluwa, mahalin natin ang kaligtasan at bigyan natin halaga ang ginawa ng Diyos sa Cross of Calvary na hindi biro-biro ang ginawa po niya upang tayo ay tubusin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Amen! Pero bago tayo pumalakad po dyan, ang sabi ng ating Panginoon, kailangan may tatak ang ulo natin. Dapat nakatatak, may tatak yung ulo. Dahil yung ulo, tinatakan ni Jesus. Amen. Yung korona, tinig, yun ang pantatak niya. Amen. At yun din po, mga kapatid, ang nakatatak.
kung nakadatak kay St. Paul, nakadatak kay Jesus, dapat nakadatak din sa atin. At dapat lumungkang na tayo ay may tatak na. At dapat makita na tayo ay may tatak sa ulo. Anong sabihin niyo, Pastor? Kailangan pa may pekat tayo sa ulo? Amen. Hindi ka na kailangan makakutusan pa para magkaroon ka ng tatak ng puno ng tinig. Pastor, paano ako magkakaroon ng tatak sa ulo? The crown of thorns. Gusto niyo pong malaman? Palakpakan niyo muna ang ating Panginoon, praise God. In the book of Matthew, chapter 27, verse 30 to 31. Eto na. They spit on him. Si Jesus ay diruan. If I'm not mistaken, ayon sa mga Bible scholars, halos 6 na lang tao ang tumura sa Panginoon. Isipin mo yun, isang tao nga lang na may puspiso kausap mo, hindi mo na matiisan eh. Pumipilansit yung laway eh. Amen. Yung kausap mo lang na pumipilansit ang laway po, hindi mo na malaman kung paano ka tutupin, paano ka iiwas sa tao na yun eh. Eh yung pa kayang si Jesus, 6 na lang tao ang tumura sa Kanya. At isa na po mga kapare sa isang pagpapakababa at pagbabasura sa isang pagkatao yung turhan ka. Amen. May mga tao mga kapare, pag naturaan, amen po ba? Isa talaga nakakapatay. Yung nasa Pilipinas po mga kapare, sika, nakayapak ng tura, ganasak eh. Nakayapak lang ng tura, hindi naman talaga para sa kanya yung tura, nakayapak lang ng tura, nananaksak na. Amen. What more pa kaya ang ginawa ng Panginoon? Tinanggap niya, 6 na ang laway. Yung iba mga kapatid, baka may plema pa po mga kapatid. Pero tiniis po na yan. Dahil sa pagmamahal po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. They spit on him. Pakibalik ng konti. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Pinagbabag po ang Panginoon. Isipin mo, mayroong tinik na kasing haba ng 7 inches po, mga kapatid. Pag hinato mo, lalong babaon yun. Eh tayo nga lang, nauntok tayo, mga kapatid. Halos maiyak tayo sa sakit, malipit lang tayo sa kamay. O di kaya mauntok tayo, o di kaya malaglagan po tayo, mga kapatid. Halos mamilipit tayo sa sakit. Yung pa kayang may pako yung ulo mo, tapos hampasin. Tiniis ng Panginoon yan. Ang tanong, para hindi po tayo magtagal, paano natiis ng Diyos na siya ay turhan? Paano natiis ng Panginoon na siya ay pinambo, hinataw, pinagpapalo ang kanyang ulo? Paulit-ulit, hindi lang isa, hindi lang dalawa, paulit-ulit na pinagpapalo ang ulo ng Panginoon. Paano na natiisan yun? Paano na pagpisan yun? Paano na? Paano kung na napagtagumpayan? Hindi naman sa nabangal, mga kapatid. Marami sa atin po, mga kapatid. Amen. Bakit crown of thorns? Marami po sa atin po. Amen. Hindi man sa atin nahahayag itong crown of thorns. Amen. Pero araw-araw, may crown of thorns din tayo sa pamamagitan ng stress sa buhay. Na kapag nararamdaman mong dumidiin at dumidiin sa iyo yung tinik ng iyong mga pananagutan, dumidiin at dumidiin sa iyo yung mga problema mo sa asawa mo, problema mo sa anak mo, problema mo sa sarili mo, problema mo sa karamdaman mo, hindi mo namamalaan, meron ka rin tinik. Amen. At karamihan po mga kapatid, dalawang klase ang tinik, may isang tinik, problema mo, may isang klaseng tinik, problema na iba, pinaproblema mo. Amen po. Apektado ka. Problema nila, problema mo. Amen po ba? Tinik, nararamdaman natin na bumabaon. At pag bumaon yan, masakit. Sino po ba ang nasasaktan dito magsabi ng Christ na Lord? Pag sila rin tinik sa ulo po mga kapatid, amen po ba? Lagi mong naiisip. Laging bumabag-abag sa isip mo.
laging gumugulo. At kapag pumapaon ng pumapaon, pag tumudugo ng tumudugo. At kapag tumugo po yan, minsan yung dugo, and then yung po ay lumahatlang sa iyong paningin. Minsan wala ka nang nakikita kundi problema mo. Kabigatan mo, babayaran mo, yung boss mo ng pasaway. Yung kasama mo sa bahay na pasaway. Amen po ba? Hindi tayo mawawalan ng tinig. Hindi ka mang kumain na isda, gagaranihan kita, meron ka rin tinig. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ngunit ang gusto natin sa mga tinig, ayaw natin ang tinig. Ang gusto natin, binubulot natin ang tinig. At kapag tayo po ay natitinig o di kayo na i-stress, nabibigatan, amen po ba? Wala tayong ibang ginagawa kundi mang-away, magalit, mawala at magpakawala at magwala. Amen. Dahil ayaw natin ng tinig. Pero ang aking Panginoon, nung siya ay nilagyan ng tinig, hindi siya umalma, hindi siya kumalag, hindi siya nagreklamo. Amen. Minsan, tinig mo lang asawa mo, ayaw ko na, hiwalaya na! Minsan, tinig natin, boss natin, trabaho natin, palit na, resign! Minsan, tinig natin, mga kapatid, ayoko na din sa Singapore, pak! Ayoko na, pak! Ipad sa Saudi. Pagdating sa Saudi, ayoko dito, mainit! Sinabi ng mainit sa Saudi, pag mapilit ka. Amen po ba? Pak! Ipad ka naman sa America, mga kapatid. Ayoko dito, ang hirap ng mga tao dito, lagi nag-i-English! Pak! Ipad ka naman sa France, mga kapatid. Wala ka na ibang pwedeng puntahan, mga kapatid. Hindi ka makakatakas sa tinig. Amen. Pero ang ating Panginoon, napagtagumpayan niya yung tinig. Sino po may mga tinig dito magsabing praise na Lord? Ang kalooban ng Diyos, magtagumpay ka. Makayanan mo yung mga tinig sa buhay mo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Malitang pangunin, God. Amen. Ang sino ito mga kapatid, paano napagtagumpayan ni Jesus yung kanyang mga tinig? Amen. Marami tayong mga tinig. Minsan bagay ang tinig sa'yo. Minsan tao tinig sa'yo. Amen. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga tinig na pinaintulot sa atin ng ating Panginoon? Gusto niyong malaman? Pag sinabing tinig, koronang tinig, yan ay nakapatong sa ulo. Pag sinabi mong nasa iyo na ang mark of Jesus, nakatatak sa'yo ang marka ni Jesus, kailangan nakatatak sa ng ano, nakatatak sa atin ng ano, the mark of bakit ano? Mark of temperance. Dapat may nakatatak sa ulo natin na ano? Kahinahunan. Sabihin mo sa kanila, cool ka lang, man. Cool ka lang, sis. Kaya may kanta nga yan eh. Cool ka lang, cool ka lang. Ang ating Panginoon, bagamat kinokoronohan ang kanyang ulo ng tinig, cool lang ang Panginoon. Hindi mainit ang ulo ng Diyos. Sabi mo sa akin mo, sister, sino ba nagpapainit ng ulo mo? Sabi mo, brother, ako ba dahilan ng init na ulo mo? Ang ating Panginoon, hindi mainit ang ulo ng Diyos. Amen. Nakatatak sa kanya, hindi mainitin ang ulo niya. Cool ang head niya, cool lang siya, cool. Malamig ang ulo niya. Sabihin patay na, hindi cool siya, hindi siya pumapatol. Alam mo yung katabi mo, sister? Sino ba yung huling pinatulan mo? Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. Ang aming Panginoon, nung kinaronohan siya ng tinig, hindi na pinatulan yung nagkorona sa kanya eh. Amen. Tayo po, kapag tayo po ay may tinig, amen. Malayo pa, kanino pa lang, mainit na ulo natin.
High blood na tayo, yapak pa lang, mainit na ulo natin po, mga kapatid. Amen po ba? Hindi po uubra. O sa ito, mga kapatid, kailangan makita sa atin yung temperance. Yung temperance ay tatak ni Jesus. Kailangan makita sa atin yung pagpipigil. Dahil yung pagpipigil sa sarili, temperance, yun ay tatak ni Jesus. At kung gusto mong nakatatak si Jesus, kailangan mamutang yung temperance. Magmukhang ilan na lang yata ng amen. Yan po ay totoo. Nakatatak sa ulo natin. Amen. Kapag tayo po, mainit na ng ulo natin, high blood tayo lagi. Amen. At kapag tayo po ay nagalit, hindi natin makontrol ang ating galit po, mga kapatid. Huwag po tayong magagalit. Amen. Hindi po nakatatak si Jesus sa atin. At baka iba ang tumatak sa atin. Palakpakan natin ang ating Lord. In spite of being mocked and spat at, Jesus kept His cool and never took revenge. Hindi siya kumakanti. Ginawan mo siya ng hindi tama, hindi siya kumakanti. Why? Dahil ang Diyos ang ating hustisya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngunit kapag ininalagay daw natin ang ating ang pagganti sa ating mga kamay, nawawala yung tatak ni Jesus. Nawawala yung koronang tinik. Amen po ba? Kaya nga ang paalala sa atin ng ating Panginoon in 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Eto na. And everyone, sino po itong everyone na to? Lahat ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos magsabing amen. Yes. And everyone who competes for the prize is temperate. Is temperate in what? In all things. Dapat nandun yung temperance, yung pagpipigil sa sarili, yung self-control. Mukhang wala yata ang self-control yung church na to. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan daw po meron tayong self-control. Meron tayong self-discipline. May disiplina ang ating mga pipig. Mukhang ilan na lang yata nag-amen. Kailangan po yan. Dahil marka ni Jesus ang self-control. Palakpakan natin ang ating Lord. Now they do it to obtain a perishable crown. But be for an imperishable crown. Amen. Tayo na po ay humahabol na tayo ay makakuha ng gantimpala na koronang hindi nabubulok. Iyan po ay ang ating kaligtasan, yung tinatawag po everlasting life. Ngunit kapag wala daw po tayong self-control, wala tayong temperance, wala tayong pagkocontrol, o di kaya kahinahunan, amen, hindi raw po natin makukuha yung imperishable crown, yung everlasting life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino gusto ng blessing mo sabi, praise God. Walang mahirap sa Diyos. Sino po ang paon sa utang at gusto yung makabahay mo sabi, amen. Sino gusto itasa ng Diyos mo sabi, praise God. Sino gusto iangat siya ng Diyos mo sabi, hallelujah. Walang mahirap sa Diyos dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Magpapaanan ka daw ng kayamanan ng mundo. Magmamana ka. Sino mga tagapagmana dito masabing amen?
Lahat tayo ay kakapagmana. Dahit mo pa ang laking Ortigas at Ayala. Tayong laking Ortigas at Ayala, mga kapit. Lahat yan, magugulaw lahat yan. Ang kayamanan natin, hindi sa mundo. Yung kaharian ng Diyos, palakpakan natin ang ating Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, pakibalik mga, pakibalik po. Blessed are the meek, pinagpala ang mga ano, mga mahinahon, hindi mga nagwawala, at hindi mga nakawala, at yung mga pakawala. Ayun ang sabi ng Bible, pinagpala ang mga meek. Karamihan, sometimes, we mistaken the word meek to weak. Magkaiba ang meek, magkaiba ang weak. Ang weak, linggo. Ay, slow. Amen. Yung meek, mahinahon. Akala natin, pag hindi ka kumikipo, mahina ito. Pwede kong konsin ito. Pwede kong kisahan ito. Kasi hindi kumikipo. Pero may kasabihan din, silent waters run deep. Sabi mo nga kay sister, wow man, you're so deep. I can't dig you, brother. I can't dig this. Amen. Alalim mo, bro. Amen. Kaya mag-ingat din yung mga tatahi-tahimik. Why? Nasa loob ang loob. Palapoy natin ang ating Lord. Amen. Ito to po. Hindi porke tahimik, eh pwede nating baliwalain. Ang sa nito, kapag may problema ka, kalaw. Sabi mo sa akin, huwag ka magreklamo. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Dahil iba yung blessing ni sister, iba ang blessing mo. Yes. Dahil tayo, meron tayong kanya-kanya mga blessing. Yes. Huwag kang maingit sa kanya dahil may nakalaan para sa'yo. Palakpakan natin ang ating final praise ka. Kasi meron ka daw mamanahin. Kung may tataka ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Kahit those two clubs, ang sabi ng Panginoon, ano, it has trained us, ano, it has trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires to live discreet, ito na, temperate and self-controlled. Nandun ang pagpipigil sa sarili. Sabi mo, sister, minahon ka. Huwag ka patigla-bigla. Huwag ka rin padalos. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung tayo daw ay may pagpipigil sa sarili, amen, tayo daw ay may mamanahin. We have to be temperate and self-controlled. Dahil yung pagkocontrol natin sa sarili ay tatak ni Kristo. Self-control and restraint from sexual immorality. Dapat andun yung pagpipigil na atin sa ating mga sarili. Kapag naman pwede, hindi pa rin pwede. Sabi mo sa kami mo, sister? Brother? Alam ko, pogi ka. Alam ko, maganda ka, sexy ka. Pero hindi lahat ng pwede ay pwede. Miss Kilapaya. Ang mga ilan lang yata pumalakpak. Ayaw ng tatak ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Amen. Amen. Iba naman po, mga kapatid. Pinagpipigil tayo saan? Sa chismis. Amen. Amen. Hindi po tayo miyembro ng The Bus.
Marami sa atin, nangangati ang ating mga tenga, nangangati ang ating mga dila kapag may bonito. Taringin mo kayo katabi mo, sister, brother. Alam mo ba yung nangyari kay sister? Kay brother? Ay, gano'n na ba sila? Sila na ba? Ay, huwag ko nagpakailaman yan. Then, dahil kapag hindi daw tayo nakikialam o di kaya nakikisahok, nakakisahok pa sa mga chismisan, may tatakano Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Huwag ka na matanong. Kung hindi ipinalam sa'yo ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng impormasyon na yon. Not everything you know will hurt you. Ah, baliktad pala. What you do not know will not harm you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba naman, gustong-gusto na natin magreklamo. Pampira naman po ito. Eh, ito na naman. Ikaw na naman. Amen. Ministry na naman. Eh, ito na naman gagawin natin. Amen. Ayon ng Diyos. Kung tayo na po ay may pagpipigil sa sarili na huwag magreklamo, may tatak ka ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba naman po mga kapatid, nag-aalala tayo. Natitip ka mag-alala. Dapat may self-control ka na huwag ka mag-alala. Amen? Huwag ka mag-alala sa problema mo, sa buhay mo. Kanya nga sabi ng Panginoon, tinan mo yung mga ipon, tinan mo yung mga lilies of the valley, tinatamit ako sila, pinapakain ko sila. Ikaw ay mas mahigit sa mga bagay na yan. Hindi ba't ang Diyos ay tapat? Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Huwag ka na mag-alala! Iba naman po, mga kapatid, wala tayong self-control sa self-pity o self-doubt. Eh talagang, ito lang ako talaga, ito lang natapos ko, ito lang talaga tapyas ng ilong ko, ito lang talaga tapyas ng bigyawan ko, ito talaga ako pinanganak, eh may po ba, eh toon siya daliri ko, eh may po mga, ang dami natin mga ano, matayo mga ano eh, mga ano. Sabi, ano ba mga ano mo? Parang tayo mga ano. Amen? Huwag ka nang huwag mo nang i-down ang sarili mo. Amen? Hinahanap tayo ng Diyos, sinadab mo naman ang sarili mo. Dapat may pagpipigil ka sa sarili mo dahil may tatak ka ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon at takot dyan. Ito ang problema. Hindi tayo dapat mag-alala sa problema. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng payapa, masasaya, masisigla, mga cute, at nananampalataya. May gabigata ka, magpuri ka na lang sa Panginoon. May kalungkutan ka, mag-serve ka sa Panginoon. Eh kaya ka namang problema kasi hindi ka nag-serve sa Lord eh. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Kailangan lumutang sa atin yung self-control para makita yung tatak ni Kristo. Ano epekto ng kung walang tatak? Numbers chapter 20 verse 7 to 12. And the Lord said to Moses, take the staff and you and your brother Aaron gather the assembly together and do not speak to the rock before the eyes and it will pour out its water. Ang utos ng Panginoon kay Moses, Moises, kung gusto mong makainom, kung gusto mong gumali ang tubig, kausapin mo yung pato. Marami sa atin, ang tinik mo, ang kabigatan mo, eh may po ba, ay pusong pato. Misan asawa, misan trabaho, misan kaibigan, pusong pato na sila. Ang sabi ng Diyos, kausapin mo yung pato. Pero sabi ng Panginoon, anong nangyari po? You will bring water. Lahat kadaloy, babalaw ang tubig mula sa bato. Diretso na. Verse 8. Verse 9 na. So Moses took the staff from Aaron's presence just as he has commanded him. Diretso na. Verse 10. And he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock and Moses said to him, listen, you rebels, kayo mga rebelde kayo.
title niya, si Gary B. Hataw na. Hinataw! At nung hinataw, mga kapatid, ano nangyari? Diretso na. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I will give you. Hindi siya nakapako. Hindi siya nakapako. Saan? Sa lupang iniran. Hindi siya nakapasok saan? Sa lupang pangako sa kanilang Diyos. Hindi na nakuha yung pangako. Marami sa atin, hindi natin nakukuha yung pangako ng Diyos sa pamilya natin na magkasama, magkasundo. Yung magkaaway, narating yung magkaaway hanggang ngayon. Why? Kasi pinapalo mo yung pato. Hinahataw mo. Ang sabi ng Panginoon, maging mahinahon ka. Magkaroon ka ng temperance, magkaroon ka ng self-control. Kontrolin mo yung bunganga mo. Kontrolin mo yung puso mo. Amen? Huwag ka pato ng pattern. Hindi lahat ng bagay ay maayos sa itang ulo. Amen. Pag pinalo mo, mawawala yung pangako. Kaya marami sa atin, nagpe-pray, wala na yung pangako. Why? Kasi hataw ka ng hataw! Palakpakan natin ang ating final praise. God! Kausapin daw. Hindi mo makakausap kapag wala kang temperance. Kailangan malamig ka muna. Sabi mo sa akin mo, chill. Malamig ka muna, brad. Amen. Huwag kang mainit ang ulo. Dahil kapag mainit ang ulo mo at lahat ng bagay kinaano sa init ang ulo at nawawala ka ng control sa sarili mo, nawawala din ang pangako ng Diyos. Palakpakan natin ang ating final praise God. Nawawala yung marka ni Jesus. At paano tayo how to avoid? Sino ang gusto na maging mahinahon? Magsabing amen. Amen. Sino ang gusto na magkaroon ng self-control? Magsabing praise the Lord. How to avoid paying the price of no temperance? Diretso na. 1 Corinthians 9:27. But I discipline my body and bring it into subjection. I discipline my body. Ang sabi nito mga kapatid, para magkaroon tayo ng self-control, magkaroon ka ng self-discipline. You must and we should, I should develop self-discipline. Grabe po mga kapatid. Poposing-posing pa. Kailangan magkaroon tayo ng sariling disiplina. Dahil ang disiplina, ang susi, para ang bansa ay umulat ayon kay Misal. Amen. Kailangan magkaroon na ng disiplina. Sabi mo sa ano, may disiplina ka ba? Amen. Bakusan sa kadumutura ng Singapore. Sa Pilipinas po, mga kabay, naiilit, taas po, mga kabay. Wala! Gusto pong orana, paparada. Sigaan dun, mga kabatid. Kung pinaurong mo, sapakan pa kayo. Eh, paano ko na nagbansa? Wala! Disiplina! Amen? Ito lang, kung anong gusto, yun ang mangyayari. Basta may kakilala ako. Amen? Wala akong pakialam. U-turn. No U-turn. Mag-U-turn pa rin ako. Why? Eh kasi kaibigan ko si General. Ano yung mangyayari po ba? Ano eh, dito po? Uber pa yung mga General mo. Mga General Motors ka. Pero yung tunay na progressive na bansa, hindi natin makukuha. Why? Kasi kailangan ng disiplina sa sarili. Palakpakan natin ang ating final praise ka. Basta natin kalaman pa kita disiplina sa sarili. Diretso na. Joshua chapter 24 verse 15. Eto na makinig lahat. But if serving the Lord seems undesirable for you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods
John says to serve beyond the Euphrates or the God of the Amorites in the land you are living. As for me in my house, we will serve the Lord. Kung sino ito mga kapatid, dapat may disiplina tayo saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung kung kailan mo lang gusto mag-serve, kung ka mag-serve. Hindi kung kailan nasa mood ka, tsaka ka mag-serve. Hindi kapag may pera ka lang, tsaka ka mag-serve. Hindi kapag, kapag may love life ka lang, tsaka ka lang mag-serve. Kung sinabi yung pag-serve mga kapatid, may lagnat ka o wala, maglingkod ka sa Diyos. Nasa mood ka o wala, maglingkod ka sa Panginoon. Umuulan man o hindi, magsimba ka. Why? Kasi ang katibanan natin ay sapat. Kailan ka sa sapat, ipakita mo rin ang katapatan mo. Hindi kapag may pagsubo ka mga kapatid, hindi mo na ka magtuturo. Pero kapag may pera ka na, may blessing ka na mga kapatid, misa hindi ka na nagsaserve sa Lord, kinamad ka na. Ayaw na Panginoon, ipakita natin yung self-discipline. Amen. Marami po sa atin po mga kapatid, gusto natin tayo pinaglilingkuran, pero hindi na hinaharap ng Diyos. Ang hinaharap ng ating Panginoon, ikaw ang naglilingkod. Kung tunay ka may tatak ni Kristo, mga kapatid, nasiset up ka na dito. Hindi yung tugtog lang tayo ng tugtog mga kapatid, hindi yung kanta lang tayo ng kanta mga kapatid, hindi yung nag-aupo lang tayo mga kapatid, lahat tayo nagsiserve sa ating Lord. Amen. Gusto natin tayo pinaglilingkuran. Pag tayo pinaglilingkuran, ang mentality natin, you serve me. Magpasalamat ka, nagsimba ako eh. What do you think? That when you come to church, all the heavens and the angels in the earth will salute you as you come into this place. English. Wala sa iyo ang tatak. At baka matatakan ka. Amen. Nalang po na may tatak mga kapatid. Pagkas nga ako mga kapatid sa mga helping natin. Rain or shine. Sila Brother Moy, sila Brother Marlon, sila Brother Noel. Lahat sila mga kapatid. Handa sila maglingkod sa Panginoon. Amen po. Nasa second service pa, hinihintay pa ako mga kapatid. Eh sa atin po mga kapatid, ay naman, alis na tayo. Hindi yung ting umalis po sa elevator. Pagbukas ang pinto nga, huwag po tayo magagalit. Wala pa sa akin yung tatak, Kristo. Why? No, galit. May kapaliwanag lang. No, may emotion. On the day when I act, says the Lord Almighty, Petra, there will be my treasured possession. Sino ang gustong maging treasured possession ng Diyos? Masabi ka, amen. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him. Kapag tayo na po ay naglilingkod sa Diyos at matapat ang ating paglilingkod, treasured possession ka, mahalaga ka, importante ka, at ano, you are spared at swelto ka. Saan? Sa babaksak na judgment, hindi ka matatamay. Why? Kasi ikaw ay matapat at masipag na lingkod ng Diyos. Amen. Kasi ba? And you will again see the distinction between the righteous and the wicked. May pagkakaiba ang ano, ang matapat at sa mga hamal. Ano daw? Between those who serve God and those who do not. May pagkakaiba ang kamay ng Diyos sa mga naglilingkod sa Diyos at iba din ang kamay ng Diyos sa mga tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pastor, ba't ganyan ang preaching mo? Hindi ako. Siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Dahil panahon na na makita sa atin at lumutang sa atin ang tunay na tatak ni Kristo. Dahil kapag hindi lumabas ang tatak ni Kristo mga kapatid, matatatakan tayo na iba. Amen. Kailangan may disiplina tayo sa pagsiserve sa ating Lord. Dahil magkaiba ang biyaya, iba ang hawak ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya ako sa sister, ako sa
Panginoon. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? O sabi nito, lahat tayo ay may karapatang kumain at uminom. Amen. Ngunit, ang sabi ni St. Paul, itong karapatan na to, hindi ko muna ina-exercise. Why? I'm trying to have self-discipline by self-denial. You can never develop discipline without self-denial. What you want, you get, you will never develop your discipline. Kung lahat ng gusto mo, makukuha mo, wala kang disiplina, spoiled brat yun. At ayon ng Panginoon na tayo ay maging spoiled brat. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y tunay na anak ng Diyos. Wala pa natin ang ating Panginoon, praise God. Self-denial produce self-discipline. How do we produce self-denial? Simple lang, mga kapatid. Kailangan may fasting. Kaya yung sabi mo, hindi pwede lagi fasting. Kailangan tayo ay nagpa-fasting. Amen? Mapapansin mo yun sa sarili mo, kapag wala ka ng control, at pakawala ka na, at hindi mo na nakokontrol din yung sarili mo, ibig sabihin, kulang ka lang sa self-discipline. Kailangan mo na ng self-denial. Panahon na mag-ayuno. Kaya sa darating na Good Friday, this coming Friday, kung gusto mong lumutan yung tatak na Jesus, mag-ayuno ka. Amen. Huwag kang magpilad dun sa Santosa. At huwag kang manood ng G.I. Joe 3D. Kento lang sa akin po, mga kapatid. Unahin mo ang pag-aayuno at huwag kang magbukbok sa bahay mo. Wala ka mapapala kung magbukbok ka sa bahay mo. Dahil yung tigyawat mo, hindi rin puputok yan. Amen. Ang gusto ng Panginoon, mag-ayuno ka, makisa ka, mag-join ka. Sabi mo sa akin mo, mag-join ka kasi. Kung saan sa nga na-join eh. Mag-ayuno ka at gagalantiyan kita. May mapapala ka. Palagpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Magugulat ka. Gusto mo nang magali, sasama mo. Malamig pa rin ang isip mo. Amen. Naaratag ka pa ng bad news sa Pilipinas. Wala yan. Walang mahirap sa Lord. All things are possible ka pa rin. Why? Kasi may self-control ka. Pag buhay ang espiritu mo, patay ang laman. Pero kapag buhay ang laman, lagi kang gutom. At magugulat ka, pag may tiyaga, may tiyaga din. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Mabuti pa yung Jeremy! Pinipilaan yung dalawang oras! Minsan mahigit pa. Why? Kasi may joy daw yung chicken. Hindi mo kayo. Wala kang mapapalang joy sa chicken. Wala kang mawang joy! Baby. Why? Kasi fast eating ka. Subukan mo mag-ayuno. Magugulat ka. Hindi lang chicken joy ang bibigay sa'yo ng Panginoon. Pati burger is steak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit kung tayo na po ay nalayuno, tayo na po ay nanunumbalik sa Panginoon. Eh. So, eto na mga kapatid. Huwag na natin paliguy-liguyin pa mga kapatid. Sino gusto nung marka ni Jesus? Magsabi, amen. Amen. Kailangan natin mag-fasting at mag-praying. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. At kung tayo po mga kapatid ay mag-aalay ng ayuno, Joel chapter 2, ang sabi ng Panginoon, the Lord replied to them, I am sending you grain. Pipigyan ka daw ng blessing ng Diyos. Sino ang gusto ng blessing mo? Sabi, amen. Amen. Mag-ayuno ka. New wine and olive oil. Pipigyan ka ng panibagong anointing ng Diyos. Lahat tayo bilang mananampalataya, natutuyuan tayo. Minsan pasensya natutuyuan, pag-ibig natutuyuan, pag-asa natutuyo sa atin po mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag nag-ayuno ka, pipigyan
panibagong langis ng Panginoon. Manunumbalik yung lakas mo. Manunumbalik yung sigla mo. Lalakas ang spiritual mo. At lalakad ka sa tubig, mga kamay. Mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na hindi mo kaya. Basta mabuhay lang yung espiritu mo. Pinagkagumitin ang new oil. Enough to satisfy you. Pupunayin ka lang ng Diyos. Never will I make you an object of scorn to the nation. 6. I will drive out the northern horde far from you. Sino po may mga pasaway sa buhay mo? Sabi, amen. Ang sabi na Diyos, itataboy daw niya yung mga pasaway. Ano nangyayari yung mga pasaway? Lalo dumidikit sa atin eh. Why? Kasi hindi ka nag-aagulo. Pushing it into the parched and barren land. Lahat tayo natutuyuan. Pero huwag ka muna mag-holiday. Alam ko mahaba yung weekend. Pero unahin mo muna. Mag-ayon mo pa. Ang nagmagugulat ka, yung tuyong lupa ay muling mabubuhay muli. Palapakan natin ang ating Panginoon Pesa. Next! I will pray you for the years that the Lord will sabitin nyo, ipapalik daw ng Diyos yung mga oras na iginugol natin sa Kanya. Yung oras na ibinigay mo para mag-ayon mo, ipapalik sa inyo ng Diyos yan. O sabi nito, hindi ka mawawalan. Dadagdagan ka pa ng Panginoon. Praise God. Next, 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 next. And you will have plenty to eat until you are full. Akala mo nawawalan ka? Panagayuno ka? Magugulat ka? Pagtulog ng alas 6. Marami nang niluto si Pastor ang luto. May kokwa pa. May tenga pa ng baboy. Ano pa? Meron pang toyo. Pinalat po na kalaman si napalapaksan. Amen ka? Hindi ka nawawalan. Nagkakaroon ka kung ikaw ay nakikisa sa pag-ayuno. Maraming salamat po at sa Diyos po lahat ang kabulihan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Eto pa nga pala, pakibulit ko ng konti. Eto, may nakita ko. Pakibulit ko ng konti yung last verse. Alam mo ng konti. Alam mo ng konti. Yung, ayan. I will show wonders in heavens. Kapag tayo nag-aayuno, bilay sa iglesia, lulutang ba yung signs and wonders? Pagpasok ng tao na may cancer, magugulat ka, lumalaluluso yung cancer. Amen po ba? Yung mga signs and wonders, yung miracle ng Diyos ay lalabas pag tayo po ay may tatak ni Kristo. Kaya ang hamon sa atin ng Panginoon, sino ang gusto mong tumatak sa'yo? Si Kristo o ang Diablo? Kung gusto mong matatakang ka ni Kristo, handa kang mag-ayuno. Maraming salamat po at magsitay tayo lang.